Mga bay, maraming salamat sa pag-click ng aking video. Please support me by hitting that subscribe button at notification bell para maging updated sa aking mga future uploads. Ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapili ng makakalaban si Manny Pacquiao. July 20, 2019 nang taluni ng Filipino boxing legend na si Manny Pacquiao ang noon ay WBA welterweight champion na Amerikanong si Keith Thurman para maagaw ang korona nito. Higit isang taon na rin nang huling lumaban si Pacman at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapili ng makakalaban. Maraming mga bigating pangalan na sa boxing ang sa kanya ay tinatapat kagaya na lang ng middleweight hard puncher Kazakhstani Gennady Triple G Golovkin. Mayroon ding umaangkin na sinisimulan na ang negosasyon para sa laban nila kay Manny gaya ni Terence Crawford at Mikey Garcia, subalit wala sa mga buksingerong naghahamon ang kinukumpirma ni Manny na kalabanin. Sa tuwing natatanong siya kung sino ang susunod niyang makakasagupa sa boxing ring, ay palagi niyang sinasabi na wala pa sa isip niya ang boxing sa ngayon at ang focus niya ay tumulong muna sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon na may pandemya. May dahilan nga naman siya kung bakit hindi pa nakakapili ng maswerteng susunod na makakalaban niya sapagkat pansamantalang nakansila ang mga sporting events gaya ng boxing. Subalit kung tutuusin ay pwede namang lumaban si Pacman sa huling buwan noong nakarang taon bago pa kumalat ng husto ang virus at umiral ang mga travel bans at lockdowns. Kung gusto pa niyang patunayan ang sarili niya ay pwede niyang harapin ang ibang mga kampiyon sa welterweight na si Terence Crawford at Errol Spence at agawin ang mga korona nila para maging undisputed champion. Kung gusto naman niya ng mas malaking pera ay maaari rin niyang sagupain si Conor McGregor na alam ng lahat na madali lang niyang matatalo. Kahit sinong active boxers na kaparehas ng kanyang dibisyon ay papayag na makaharap siya dahil siya pa rin ang pinakamalaking pangalan sa boxing sa kasalukuyan. Bakit sa dinami-dami ng kanyang pagpipilian ay wala pa rin siyang maibigay na pangalan? Hindi naman kaya ay kasalukuyang nakaretiro ang gusto niyang makalaban? Marahil ay gusto niyang makabawi sa rival na Amerikanong si Floyd Mayweather Jr. na tinalo siya sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan. May 2, 2015 nang sa wakas ay mangyari na ang pinaka-aasam-asam ng mga boxing fans na labanan ng dalawang pinakamagaling at pinakamalaking personalidad sa boxing. Sa tinagal-tagal ng panahong palagi silang ikinukumpara sa isa't isa, ay nagkaalaman din kung sino ba talaga ang dapat tanghaling number 1. Tinalo ni Floyd si Manny sa pamamagitan ng unanimous decision sa score na 116-112, 116-112, at 118-110. Bagamat napakalayo ng agwat sa scorecards ay iba naman ang paningin ng mga nakapanood. Paano daw nanalo si Mayweather gayong wala naman itong ginawa kundi ang tumakbo at yumakap kay Manny? Kahit si Pacman man din na kilalang tinatanggap ang kanyang mga pagkatalo ng walang kung ano-anong dahilan na ibinibigay kahit pa nga nung naging kontrobersyal na talo niya kay Timothy Bradley at Jeff Horn, ay umalma din sa naging desisyon ng mga hurado at inakalang siya ang mananalo. Sa laban nilang iyon ay tila may naging partida pa nga si Mayweather dahil injured ang kanang balikat ni Manny. Ang mas nakakagulat pa ay hindi pinahintulutan si Pacman na gumamit ng painkiller para sa sumasakit niyang balikat, subalit si Floyd Mayweather na sumobra ang gamit sa vitamins at saline ay okay lang kahit ipinagbabawal naman ito. May naiulat na mga balitang gustong-gustong makalaban uli ni Manny si Floyd Mayweather pagkatapos ng nakakadismayang resulta sa nauna nilang laban. Hindi naman nasabi ang rason kung bakit ganun kagusto ni Manny na makakuha ng rematch, subalit sigurado naman na hindi pera ang rason. Si Pacman ay lumalaban hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa mga taong manonood. Marahil ay labag sa kalooban niya na maraming tao ang nabigo sa kanilang expectation para sa pinakamalaking laban sa lahat ng combat sport history. Gusto niyang ipakita kung anong totoong magagawa ng Manny Pacquiao
na walang injury laban kay Floyd Mayweather Jr. Hindi napaka-vocal ni Pacman sa media tungkol dito, pero sigurado naman na madalas itong napag-uusapan ng Team Pacquiao. May isang pagkakataon pa nga na nabanggit ng MP Promotions President na si Sean Gibbons dati na anumang oras sabihin ni Mayweather na papayag na siya sa rematch ay handang-handa ang pambansang kamao. Sa naging laban ni Errol Spence Jr. at Sean Porter ay nagkaroon ng pagkakataon na makatagpo ni Gibbons si Floyd at sinabihan niya nga ito na ang pagpayag niya na lang ang hinihintay ng senador para sa kanilang rematch. Tumawa lang ang Amerikano at walang kahit na anumang sinabi tungkol dito. Klarong-klaro na takot si Mayweather sa rematch dahil di kagaya ng nauna nilang laban ay magiging napakaingat na ng kampo ni Pacquiao, partikular na sa mga gamot na gagamitin ni Floyd nang hindi na maulit pa ang pandaraya niya dati. Bukod pa dyan, matapos ng laban nila noon ay mga pipitsuging buksingero lang ang mga hinarap ni Floyd, samantalang si Manny ay mga young and hungry lions at nakapagtala pa ng panibagong world record bilang ang pinakamatandang welterweight world champion sa boxing history. Makailang beses na rin ang sinabi ng Amerikano na lalabanan niyang muli si Manny Pacquiao. Una ay nung ipinost niya sa social media na mangyayaring muli ang Pacquiao Mayweather matapos na magtagpo ang dalawa sa isang event sa Japan. Pangalawa ay matapos silang magkita sa isang NBA game nang imbitahin si Pacman ng Los Angeles Clippers para sa kanilang celebration ng Filipino Heritage Night. Filipino Heritage Night, throwing socks out to the crowd and saying hello to the, oh me oh my, I wondered if Mayweather would be here. They meet again, maybe at halftime we'll have a little box off. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari ang rematch dahil gaya ng sinabi mismo ni Pacman, hihintayin muna ni Mayweather na makitang mag-decline ang kanyang performance. Matatandaang sa huling laban ni Manny ay present si Floyd na marahil ay inaanalisa kung lumalaos na naman ito at pwede ng labanan. Makikita pa nga sa isang video ang frustration sa mga mukha ng team niya nang marinig ang desisyon sa laban na iyon. Tim Cheatham season 115-112 in favor of the winner. Boxing's pride of the Philippines. Pagkatapos nga nun ay isang napakahabang mensahe ang ipinost niya sa social media na nagsasabing sa mga laban ni Manny Pacquiao ay palaging idinadawit ang pangalan niya para kumita ito. Agad naman itong tinuguna ni Pacman ng mensaheng nakapagtikom ng bibig ni Floyd at Floyd Mayweather. You come to my fight and then use my name in a post, but I'm the one that is trying to stay relevant if you want to be relevant again. #MayPac2. Noong November 2019 ay inannounce ni Mayweather na lalaban siya ulit ngayong taon at nasabi rin na kung hindi man sa taong ito ay sa 2021. Nai-report pa nga na binigyan ito ng offer ang Argentinian na si Marcos Maidana sa isang trilogy na gaganapin sa Pebrero o Marso sa susunod na taon.
Ang dahilan kung bakit hindi pa nagbibigay ng pangalan ang ating pambansang kamao ay dahil hinihintay pa niya na baka magbago ang isip ni Floyd at tanggapin na ang rematch na pinakaasam niya, nang sa ganun ay may paghiganti ang kanyang pagkatalo sa nauna nilang laban. Pinatunayan nga ito ng kanyang head coach na si Freddie Roach sa isang interview. Ayon pa kay Freddie na marahil ay 2 laban na lang ang natitira para sa kanyang fighter. Ang pinakanais daw ni Pacman na laban ay ang muling pagharap nila ni Floyd Mayweather Jr. sa boxing ring. Nasabi na rin ni Manny dati matapos nung unang laban na para na ring isang kamay na lang ang gamit niya dahil napakasakit ng kanyang kanang balikat. Kung titingnan nating mabuti, ang kanyang performance ay hindi na rin masama para sa boksingerong lumalaban gamit ang isang kamay lamang. Paano pa kaya kung isang healthy Manny Pacquiao ang kakalabanin ni Floyd Mayweather Jr. sa isang patas at walang bayaran na laban? Maraming salamat sa panonood, mga bay. Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!